What's up guys? Dito tayo ngayon sa ano, Candaba, Pampanga. Yun nga, sabi ko ulit, ay babalikan ko to. So ito na, natuloy na. Si baka hindi ko na ma-recover yung dati kong video. Last month yun. So, di ba nga, sabi ko sa inyo guys, ating alamin kung anong kwento nitong ito. Kikita nyo yan guys. Ito, itong aeroplanong So ito na ang continuation. At yun nga, meron na tayong napagtanungan. Kasi dati, wala akong mapagtanungan na maayos. Puro haka-haka, hula lang ang mga sinasabi. Na na-disgrasya daw dyan. O nag-emergency landing. So yun nga, may napagtanungan na tayo. So andito tayo ngayon ulit guys sa ano, Candaba, Pampanga. Kasi hindi ko na-feature yung ano, kung paano to napunta dito. Si Kuya, tatanungin natin. Kuya, bakit napunta dito Kuya to? Itong aeroplano na to? Ayan eh, talaga binuwas dito nung may-ari ng lupa. Ah, sa kanya, so sa kanya lupa to? Oo. Ayun pala. Kasi maraming agam-agam na ano eh, na ang akala nila nag-emergency landing dito or nag-ano siya, nag-crash dito. Yun pala ang kwento niya. Isang mayaman kasi may-ari nito. Ah, pati to lupa na to sa kanya ito, Kuya. Ah, binili okay. Binili yan. Hanggang ibig sabihin, si ano, si ito, Cebu Pacific, sa kanya itong ano na to. Yung may-ari ng Biminda, may-ari niya yung Luzon Visayas, Mindanao na kontrato. Ah, yung itong ano, itong may-ari niya, okay. Yung aeroplano at lupa. Yun, kaya pala nilagay lang pala talaga dito. Oh, gagawin sana tourist spot dito 'yan. Eh, bumabaha rito. Ayun. Kaya inalis. Yun pala kasi ang kwento diyan. Yung lumulubog pa yung gilid ng aeroplano na ito. Pero hindi naman inano to, kaya hindi naman sinalbahe na sabihin pinagnanakaw yung mga ano. Meron, may natutulog kasi sa bantay. Ah, meron. So ang nakakalungkot lang Kuya kasi siyempre pag nawala na 'yan, parang wala nang pumapasyal dito. Pasyal, meron din kasi marami lang gano'n dyan. Marami pa pasyal kasi masarap lugaw namin. Ah, kaya nga eh, yung ano mo. Nagjajagi, nag-i-store. Okay. Hindi kasi dito ako galing noon, nung nakaraang buwan. Ah, so ang dami kumakain dito noon, doon ako sa kabila pumunta. No? So yun pala ang kwento. So sabi ni tatay, ang alam kasi ng karamihan, ano, nag-crash. Oh, bumagsak yan dyan, nag-crash landing dyan. Kaya ang pinagtataka ko kasi buo siya, wala siyang damage sa baba. Ako nag-crash yan, durog yan. Oo, kaya nga sabi ko, magandang kuhanin ang kwento nito. Kasi yung mga napapanood ko sa ano, YouTube din, na ang daming nagsasabi na ano daw, nag-crash landing. Kaya siguro mas maganda si tatay na rin ang nagsabi na ano, yun pala ang kwento niyan, gagawin talaga dapat tourist spot to. So hindi natuloy nga dahil ano kasi to eh, catch basin ng ano to eh. Ng tubig to talaga. Magmula ano, San Fernando. Ano lang ako, guwagwa lang ako Kuya eh. Pagka bumaba kasi diyan, sayad yung ano niyan, yung sayad diyan. So hindi talaga pwedeng ano gawing tourist spot to. Kung gusto nilang gawing tourist spot to, itataas nila. Kaso ang problema, yung dadaanan. No? Lulubog. Ganto lang naman lumulubog yan. Ganto sa may pispong isa ngayon. Ayun pa lang, ano, yung pala ang kwento yan. Sana. Sana. Pili yung lupa na yan para pagparadaan lang yan. Ganto, no? Sana. Oo. Tapos ang mangyayari niyan sana Kuya, babakuran to ng ano, mataas. Di-develop sana to. O yun, wala ang kwento na ito. Itong aeroplano na to. Pero nung nilagay dito yan Kuya, umaandar, hindi naman. Ay, hindi na. Ay, para ano siya, Nakasakay lang sa train. Oo. Kumbaga, ano na to, sira na talaga to. Kumbaga, nilagay lang talaga yan para maging tourist spot. Sayang, no? Kung hindi, tuloy-tuloy sana ang, nakita ko yung pakpak niyan dyan, no? Dito. Nung nakaraan. Doon. Saka may gulong na malalaki. Yun ba yung gulong yun, Kuya? Laki, ha? Sandi pa yata. Hindi naman ganong malaki gulong. Kaya pagtaka maliit lang yung gulong pero kaya dalhin yung plano yun. Baka solid yun Kuya, baka walang interior yun, baka buong ano yun. Kaya ang laki kasi niyan, no? Biruin mo, malaki pa sa bus. Dati andyan lang yung gulong yun. Wala na eh. Oh, kasi nabutan ko pa yan nung mayroon ano sa ilalim. May biyak sa ilalim tapos mayroon pa dun sa dulo. Oh, yung palang kwento niyan. Kuya, ano pangalan mo Kuya? Momong, sabi ni Tatay Momong, yun daw ang kwento. Yung mga nag-aabang dun sa kwento ko kasi naputol eh. Yung kwento ko dito naputol. Sabi ko, abangan nyo. So ito, pagbalik ko,
So far naman naabutan ko pa kasi sabi ng tropa ko taga dito lang eh. Yung tropa ko kasi kinukuha na daw to. Wala na daw. Eh okay lang sabi ko pupunta pa rin kami. So yun, may andito pa yung Kaputol. Pwede ko pang puntahan. Okay, thank you kaya. Thank you. Ang kwento talaga dito ay gagawin sana ng to. Itong place na to, gagawin sana ng tourist spot to. Actually nga dalawa daw yung dinala dito na na eroplano eh. Kaso nga lang ang problema lumulubog. Lumulubog dito. So yun. Kaya hindi nila tinuloy. Yun ang kwento. Yung mga ibang nagkwento na mga vlogger din na siguro hindi sila nakapagtanong about dito sa story nitong eroplano na to. So yun guys, ang story talaga nito, gagawin sana tong tourist spot. Kaya sila naglagay ng eroplano dito. Pero itong eroplano na to guys, hindi na talaga umaandar, wala nang makina. Sa Cebu Pacific to, talagang plinano nila na ilagay dito sana. Binili nila tong lupang to na maluwag na to. Siguro pagdating ng panahon, babakuran to sana. Kaso ang problema lang, kasi catch basin ang Candaba, Pampanga ng tubig mula San Fernando. Magmula dun sa taas, San Fernando, Guagua, yan na, Santa Rita. Yat, ang tubig doon pupunta dito. So kaya yon hindi natuloy. So ngayon guys, balak na nga nilang tanggalin to. Kinukuha na nila. Eto. Makikita nyo, yung ulo na lang ang meron. Ay yung likuran, naabutan ko pa last month, meron pa. So eto na, wala na. Kinakatay na ng may-ari. Itong Cebu Pacific na to. So eto. Siguro baka by next month wala na to. Oh guys, so ito alam niyo na ang kwento guys tungkol dito sa eroplano na to na bakit andito lang sa gilid ng kalsada, gilid ng daan. Yung pala ay gagawin pa talagang tourist spot to. So sad nga lang dahil hindi natuloy dahil nga dun sa tubig na naiimbak magmula dun sa Guagua, San Fernando, yan Santa Rita, lahat na yan yung parte ng San Fernando na yan. Ito na lang ang natitira. Totoo nga pa lang kinukuha na, sabi ng tropa ko, kinukuha na to. Kasi nga daw hindi daw talaga pwedeng sa kang kwento, ito. Ito guys, ito na abutan ko na to. Yung dulo niya wala na. Yung puwita niya wala na. So yun. So yun. Oh, eroplano talaga, kita mo. Wala na ngayon Yun yung Cebu na lang yung pinakadulo. Cebu Pacific yung pinakadulo niya. Cebu na lang yung Pacific na wala. Oo. Oh, wala na yung Pacific. So yun guys, ang kwento talaga. Narinig niyo naman kay Tatay Imong. Sabi niya gagawin talaga tong tourist spot sana. Kaso ang problema ay lumulubog. Tama nga naman kasi ako taga diyan lang din ako sa Guagua lang ako. Yung tubig kasi sa Guagua, San Fernando pupunta dito sa Candaba. So ito yung catch basin ng tubig papuntang galing San Fernando at Guagua. So yun guys. Siguro ito alam niyo na kung anong kwento, yung naputol kong post last month pa. Hindi lang ako nakabalik-balik. So yun guys. Sa mga hindi pa nakaalam kung anong kwento na itong eroplano dito sa Candaba, Pampanga. So yun, alam nyo na guys kung paano napadpad dito. Yung mga agam-agam nyo na nag-crash landing siya, hindi guys, kasi ito buong-buo. Makikita nyo buong-buo yan. Nigas-gas, nigalos man lang doon sa puwita niya, wala. Kasi binuhat daw yan ng crane, itong nagbuhat. So kinukuha na guys kasi nga dapat gagawing tourist spot to. Ang problema kasi nga lumulubog. So useless, di ba guys? Mag-i-invest ka dito ng walang kasiguraduhan. So yun guys, siguro hanggang dito na lang yung aking vlog guys. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa akin guys, eto na ang pagkakataon nyo. Hit na lang ang notification bell, subscribe, and yun na, alam nyo na. Sige guys, okay na, naibagi ko na yung kwento na ito. Bye bye. Kayo dito sa Tracy Lugawan, meron po siyang page. Search nyo na lang po sa Facebook. Tapos po, ang
tinitinda namin dito, goto, takot baboy. Meron po kaming papaitan. Yun. At nakalibre tayo. Di ba, pre? May joke lang. Talagang kakain naman talaga kami kasi hindi pa kami kumain almusal eh. Ay, may sticker ako. Baka gusto nyo. Parang ganyan. Alright. Shout out ka muna, boss. Shout out. Shout out sa ano mo, sa jowa mo, girlfriend mo. Shout out nga pala, wala akong jowa. Okay. Oh, dahil nag-shout out ka, ito, sticker mo. Moto Drive PH. Oh, ikaw ate, baka nagda-drive yung ano mo, asawa mo. Oh, baka may motor siya. Oh, bigyan natin. Itatay, baka meron ka tayo, anak. Alright, ito, Moto Drive PH, si kuya. Shout out, kuya. Oh, shout out kay kuya, tatlo daw girlfriend niya. May shout out kay ate. Ito, bigyan natin siya ng sticker. Yan. Moto Drive PH.